Okay, ito naman, Idol Raffy and the netizens, mga kapatid, bago po ang lahat, gusto lang po namin ipagbigay alam na kanina pa po namin tinatawagan. Ito nga pong si Jayzam Manabat at Camille Trinidad, o mas kilala po sa tambalan po na Jamil sa social media. Yes, Idol. YouTuber yun? Yes, YouTuber po sila, Idol. Okay. At sakali man po na gusto niyo pong magbigay ng inyong panig, ay open po ang aming linya ngayon. Okay. Okay, meron po kasing Idol reklamo kay Camille na may kagagawan po ni Jayzam. May mga si Camille ang may ginawa. Opo. Kaya siya inireklamo. Pero ang ugat ng reklamo, ang ugat ng problema, si Jayzam. Okay. Jayzam, Idol. May mga babae po kasi na gusto pong magsalita. At yan nga po ay may kaugnayan po sa post, sa isang post po ni Camille. At so, may nasaktan sa post. Yes po. Ngayon po, Idol, makakausap niyo po si Dambi Tensuan, na isa pong gamer, and si Nika Naika Bernardo. Okay, estudyante. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Dambi and Ma'am Nika. Sino nandyan, Odette? Okay, Ma'am Dambi, magandang hapon. Si Ma'am Dambi ay 20 years old. So pwede na ipakita yung kanyang mukha since she's no longer a minor. Okay. Naputol lang, Idol. Naputol. Ah, okay. Sige. Ang pinaka-issue dito, tinatawag na kabit ni Camille, etong si Dambi. Yes po. Sa social media. Sa social media. Kasal ba itong si... Hindi po. Hindi po kasal si Camille si Jayzam at saka Camille hindi kasal. Hindi po. Then, hindi kabit si Dambi. Kahit na makipagrelasyon si Dambi kay Jayzam, hindi siya pwedeng tawagin kabit. Mm-hmm. Pareho silang girlfriend. Pwedeng sabihin girlfriend si Camille, girlfriend si Dambi. Kahit pa ilan ang ikakarelasyon ni Jayzam, kahit mambabae pa siya wantusawa, hindi considered. Hindi pwedeng tawaging kabit yung mga babae niya at hindi siya pwedeng sampahan ng kasong bigamy. Hindi siya pwedeng sampahan ng kasong kaugnay nung bakit ka nakikiapid. Hello, Dambi, ma'am. Hello po, Happy. Magandang hapon po. Magandang hapon. So nasaktan po kayo doon sa post ni Miss Camille. Apo. Kanina nga po, ina-explain ko sa mga netizens, hindi ho kayo pwedeng tawagin ng kabit. Yun ho ba yung nasaktan kayo, tinawag kayong kabit? Sir, ang sakitan kasi nung nag-post po si Camille, wala naman siyang binanggit na kabit or something. Pero ang mga tao po, syempre, alam naman po sila na porkit may mga ganitong, may mga gantong issue, nagkasama kayo, syempre, iisipin ang sasabihin po ng mga tao, kabit ka. Tapos, ini-issue pa po ng mga tao sa akin na eto po, kasi lang daw po naging babae ni Jayza, merong necklace na cross. Pero sa totoo lang po, ang nagbigay po ng necklace ko, simula bata po ako, is lola ko po. Okay. So po kasi lang sa social media ko, tinatagtag po nila ako ng kabit, saan ba galing yung necklace mo, puro ganun, kabit, necklace, puro yun lang. Yung mga netizens po ang nagtawag sa inyo ng kabit. Yun ang baba sa inyo. Okay, ayan na nga po, in-educate ko na yung mga netizens. Hindi po pwedeng tawagin kabit si Dambi dahil hindi naman kasal si Jayzam at Camille. At yung yan, yung necklace, yan, galing sa lola. Paano nyo ba nakilala si Jayzam, Ma'am Dambi? Sir, dati po kasi, siguro mga 2000 ba yun, nakausap ko siya dahil sa kapatid niya. Okay. Parang video call, nag-hi, hello, parang ganun. Tapos after nun, wala na. Tapos yung next, siguro na nakausap ko siya, nagsumbong lang naman ang kanya noon. Kasi nga, di ko alam kung anong reason nila, kung nagtitrip ba sila ni Kapila. Pag mag-aaway sila, mag-PPM siya sa boyfriend ko. Ede, dun lang po, dun ko po siya nakausap, kaka-PM po sa kanya. Okay. Ano po yung text sa inyo ni Camille na para sa inyo po ay naging offensive? Ano po, sir? Sorry po. Kayo ba'y tinex o chinat ni Camille na hindi niyo po nagustuhan? Wala naman po. So, wala kang problema kay Camille, kung totoosin. Ang problema wala mo sa netizens?
Wala naman po problema kami lang tayo na siya. Pero nagtatanong lang po ako nun kung ano po? Kung bakit siya nagchat-chat sa BF ko po nun. Ah, okay. Chinachat po ni Camille yung boyfriend nyo. Opo, parang ex niya po kasi yung boyfriend ko. Tapos siguro iniisip niya na pag magkaaway sila ni Jason, gano'n, na baka pwede sila mag-usap, gano'n. Ah, so yung boyfriend niyo po ngayon, yun yung ex ni Camille? Opo, matagal na po silang mag-ex. Pero matanong ko lang po, kayo ho ba ni Jason nagkaroon din ng relasyon? Be honest. Hindi po sir, wala po kami naging relasyon. Hindi po ako na-attach, hindi po kami nagkagustuhan sa isa't isa. Wala po kami napag-usapan about sa relationship. Bakit po may mga picture dito na sa kotse, magkasama kayo at meron pang... Liligo po. Naliligo kayo at pinadala niyo po ng screenshot si Jason habang kayo po'y naliligo kung wala kayong relasyon. Ano po kasi sir, tawag po kasi ng tawag na tas nag-ano po na sento po ako. Siguro po, di ko alam sir kung nabilog ba ako, nauto ako. Kasi di ko alam kung dapat ko ba itong sabihin kasi before. Pero ayoko na sana siyang kongkaten. Nagkaroon kasi ako ng issue dati sa matagal na siya na 2014 or 13 na meron akong naging ex, tas meron siyang kinalat sa akin na hindi maganda. So siguro, alam niya yon tapos siguro naisip niya na baka parang ganun po, alam niyo po. Okay. Pero hindi niyo po masisisi, ma'am, si Camille kung siya po'y magalit kahit na hindi po sila kasal. Dahil nga karelasyon niya po itong si Jason, and then pumasok ka sa eksena, and then meron na discovery mga litrato itong si Camille about sa'yo and Jason, natural lang po mag-react siya kahit na siguro kayo po malagay sa kanyang sitwasyon. Hindi sa kinakampihan ko po si Camille, nagiging neutral lang po ako dito. So, pero, sir, pero kung tatawagin kanyang kabit, eh, foul na yon. However, pero, ikaw mismo nagsabi, hindi kanya tinawag ng kabit, ang tumawag sa'yo ng kabit, yung mga netizens. So, ang problema mo pala sa mga netizens. Opo, pero sir, para sa akin po, kung ako po yung nasa sitwasyon ni kami, tapos influencer po kami, tapos ang mga fans po namin is bata, pero tas ganung issue na siya, siguro para sa akin, hindi ko na siya dapat ilabas. Siguro okay. Para sa akin, ipa-private ko siya. Siyempre, ang mga fans ko, bata, mabasa, mga bata. Siyempre, siguro hindi naman na dapat siya i-public. Pag-usapan na lang sana ninyo. Total, okay. May mga pinagsama naman kayo. Yung boyfriend mo, ex niya, tapos...